So this is what it looks like. Ta-da! Guys, update. Wala pang kalahati. Pagod na ako. Sabi nila pag nagde-declutter, iisipin mo daw kung nagamit mo yung item for the past 3 months. Kahit sobrang tagal na sa akin, hindi ko siya nade-declutter. Hi everyone! Angel Day here and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, isang sobrang random na araw na naman dito sa bahay. Wala akong magawa. So, it's finally time to declutter and organize my closet and my vanity area. Kasi ever since lumipat ako dito, as in, tambak lang ako ng tambak ng gamit. Lagay lang ako ng lagay ng mga gamit sa closet. Hindi ko pa siya naaayos at all. And as you can see, ayan, nakapambahay look lang tayo, guys. Hindi ako lumabas ng bahay. And, ayun, wala. Wala akong magawa. Kaya naisipan kong gumawa ng video na ganito. And ang tagal ko na rin sinasabi na i-declutter at mag-organize na ako. So, I guess today is finally the time to do it. So, if you wanna know what's gonna happen next, just keep on watching. So, ayan guys, sisimulan natin ang pag-declutter muna. So, I will show you my cabinets. So, ayan siya. Dalawang sliding, tapos meron tayong cabinet din dito sa gilid. So, this is what it looks like. Ang daming damit, tapos sabog-sabog yung mga bags ko dito sa taas. Medyo, kahit papano, nakapag-declutter na ako. Pero tignan nyo naman, guys. Grabe. And then, the other side. Ta-da! O, diba? Ang daming dresses. Eto din, guys. O, nakikita niyo yan. Hindi pa nakahang. Although, yung iba dito, hindi talaga ihahanger kasi puro mga t-shirts, ganyan. Dito, mga panty and bra. So, this one is very organized, in fairness. Eto, tignan nyo to. O, diba, organized yung bra ko na hindi ko naman ginagamit, guys, kasi hindi ako nagbabra. Pero itong mga organizers na to, nabili ko siya, I think, sa Shopee or Lazada. I'm not sure. Pero ilalagay ko na lang yung link sa description box. Meron din akong organizers for panties. Ayan, panty organizer. And actually, pwede rin siya for your socks. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong ilagay. But anyway, ito lang yung organized na part ng aking buong closet. And then, ito yung mga pantulog ko and all that. Medyo kinakabahan niya ako, guys, eh, sa pag-declutter and pag-organize na to. Kasi hindi ako magaling mag-fold ng damit. Itong pinakababa na cabinet, mga damit ni Miguel, hindi ko na yan papakialaman. But, yeah, it's time to start decluttering. Tatanggalin na natin yung mga damit na hindi ko naman talaga sinusuot. So, let's start! Guys, update. Wala pang kalahati. Pagod na ako. So, ayan, yung mga nasa floor, yan yung mga lingwak na. So, ibebenta yan. Usually, binibigay ko siya sa sister ko. Tapos siya na bahala magbenta. And, ang dami pa. Oh my God, pagod na ako. Wala pang kalahati. So, taro. Ang hirap pa yung mag-declutter. OMG, ang hirap, ang hirap, hirap. Ang hirap din mag-organize. So, yeah, wish me luck. Okay guys, I'm done decluttering the closet. Hindi ko talaga alam kung paano siya i-organize ng maayos. But I think, naging mas maayos naman siya tignan as compared kanina. So, I'll show you the progress. So, ayan na siya. Ang dami pa nating space. So, more reason to shop. Charot, joke lang. Itong mga nasa baba, hindi kasi siya advisable na ihang. So, dyan lang siya. Ipapatupi ko siya ng mas maayos pag dumating na yung helper ko kasi hindi talaga ako marunong. And then, this is the other side.
So, ito yung punong-puno talaga ng damit. Wait, I'll show you a closer look. Ayan siya. So, I guess, ito organized naman siyang tignan. So, I'm really happy with the outcome of this one. Ito, hindi ako happy kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero, ayan, sobrang konting-konti na lang yung natira. Hi! May garbage bag siya dyan. Ilalagay yung mga damit na i-declutter. And wala pa akong malagay ng mga damit dito sa taas. So, ayun. Again, itong mga damit na to, knitted siya. So, hindi siya advisable na isabit dyan. Okay, guys. I'm done. And I'm so tired. Grabe, parang ako nag-workout. But anyway, if you have tips on how to organize my cabinet better, please let me know. Pero papaayos ko rin siya sa helper ko kasi I feel like mas magaling siya mag-organize kaysa sa akin. But I'm just so happy na ang dami ko talagang natanggal ng mga damit na hindi ko naman talaga ginagamit. Pero I just really want to maintain na ganyan yung cabinet ko, hindi yung punong-puno na parang sumasabog. So I really like it na parang may maraming space pa. But anyway guys, yung tapos na. Maliligo lang ako and then isusunod natin tong vanity area. Grabe, sobrang nakakapagod pala. Parang, grabe yung pabis ko. But anyway, I'll be right back. Okay, second part of this vlog is me attempting. Attempting guys ha. Kasi hindi talaga ako magaling mag-organize and mag-declutter. Struggle para sa akin ang mag-organize ng mga bagay-bagay. So, our goal for today is to declutter. Siyempre kasi ang daming cheche-bureche dito sa aking vanity area. And then also to organize. And also, meron kasing area dito sa room ko. Like yung mga stock ng mga gamit ko. Like, ayan, mga stock ng mga lotion, shampoo, everything, conditioner. Bumili ako ng mga ganito. Parang rattan boxes. Para bagay siya sa aesthetic dito sa kwarto. Nabili ko lang to sa marketplace. Sobrang dami kong acrylic stuff. Di ko alam kung tama pa ba itong ginagawa ko. I think ito karamihan makeup din laman nito. So, kailangan ko na magbawas. Sabi nila pag nagde-declutter, iisipin mo daw kung nagamit mo yung item for the past 3 months. Eh, ako pag nagde-declutter ako, parang iniisip ko kasi, hala, baka kailanganin ko in the future. Kaya ayokong itapon. So, ang ending, kahit sobrang tagal na sa akin, hindi ko siya nade-declutter. Meron ako pa actually itong Miss Bella and from Lovely Cosmetics. Pero since ang gaganda kasi ng lalagyan, ayaw ko siyang ilagay dito. Ayan, this is from Miss Bella. And then, ito naman yung kay Lovely Cosmetics. Ayan. And lagi ko kasi ginagamit tong dalawang to, kaya nandito lang sila sa cabinet na to. So, itong mga brush na to, occasional ko lang siyang ginagamit. Okay guys, so I'm done decluttering and organizing. So this is what my vanity area looks like. And mukha na siyang mas maayos. Hindi siya super aesthetic tignan. Hindi ko alam kung paano siya gagawing mas aesthetic. Pero this is the best that I can do as compared dun sa itsura niya kanina. It looks cleaner and mas maayos of course. So isusunod na natin itong area na to. This area. Grabe, sobrang gulo. Halo-halo kung ano yung mga gamit dyan. Okay guys, we are done decluttering. It's super nice. And may sarili akong Watsons sa aking kwarto. Pero at least, ang ganda nito, mas mukha na siyang organized. And ito, hindi pa ako sure kung papalitan ko kasi parang eyesore siya. So, I don't know. Yun, hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay pero definitely tatanggalin ko yan dyan. And then, dito yung vanity area natin. Alam niyo, gusto ko palitan tong electric fan na to. Alam niyo yung uso sa Lazada, yung bladeless. Parang gusto ko siya palitan ng ganun para mas magandang tignan. Pero kakabili ko lang ito eh. So, sayang naman, di ba, kung hindi magagamit. But anyway, ayan. Maayos-ayos na siya, guys.
So happy! Finally, I'm done decluttering. Grabe pawis ako. Guys, before I end this vlog, I just wanna share this again. Kasi dun sa last vlog ko, hindi ko nalagay yung Instagram nila. So, ito yung aking water dispenser. So, this is the XYN Hot and Cold Lux Compact 2010. And meron na siyang, ayun, as I mentioned earlier, hot and cold water. And this is directly connected sa inyong water source. So, hindi nyo na kailangan bumili ng mineral water. So, ang laking tipid nito in the long run. And also, this is made in South Korea. And hindi siya malakas sa kuryente, in fairness. This is one of my best investments, I think, nung nagkaroon ako ng bahay. And if you want to purchase, I will put the Instagram account here. Hindi ko nakakalimutan, promise, andyan na yan. And for the prices, meron naman dun sa Instagram page nila. And maraming iba't ibang models ng kanilang XYN water dispenser. Meron yung mga malalaki, meron rin yung mga pang countertop lang gaya ng sa akin. Medyo eyesore din kasi yung mga water gallons, yung kulay blue. So, at least ito, mas okay siyang tignan. And also, again, maganda yung mga filter niya. Sure na malinis ang tubig ninyo. And also, sa pagpalit ng filter, apat ata yung filter nito, yung dalawa you have to change every 6 months, and then yung other 2 you need to change every year, I think. So yung mga filter na to, pwede nyong palitan on your own, and pwede nyo siyang mabili sa Lazada or Shopee. Another thing I wanna share with you guys is that I got a new phone. This is my iPhone 12 Pro Max, 256GB na silver. So ayan siya. I got this from Chong Gadgets on Instagram. Super reliable. They sell authentic Apple products. Sobrang dali lang din nila ka-transact. And affordable ang kanilang mga products. So if you're planning to buy a new phone or if you want to upgrade your phone, check out Chong Gadgets on Instagram. So that's it guys. Tapos na naman tayo sa isang vlog. If you have any questions, just comment below. And if you enjoyed this video, don't forget to like and share it. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Till my next vlog. Bye!